Hello friends, gawa tayo ng Revit tutorial, foundation with rebars, GR for grid lines, grid lines para mas mabilis tayo makagawa ng ibang grid lines. 2.5 meters distance. Sorry, 3500 millimeter. Pwede na yan. GR ulit. Palitan natin ito ng letters. A. Escape. GR. Grid lines. 3500. Okay. Tapos, lipat na natin ito sa kapilahan. Ito tayo sa south, ayusin natin yung elevation. LL for level. Gawa tayo ng natural grade line and GL. Siguro na sa 300 mm. Tapos foundation level, 7,500 na lang. Pag-rename natin ito. Foundation level. Yes, para mag-rename din siya dito. Sa kabila. Tapos itong level 3, tinin natin PNGL. Iisi lang natin itong level lines natin. Click nyo lang itong elbow para hindi siya magdikit-dikit. Tapos itong grid line, drag lang natin pataas. Yan. Ganyan na rin si foundation level. Okay, parang wire wala siya. Drag natin ito pababa. So, para hindi mo nagawin ito sa north elevation, select mo lang lahat. Propagated extents. Click mo ito. So, parehas na yan. Sa north elevation. So, kita tayo sa west. Lapit lang natin ito. So, pinamili. Lapit lang natin pababa ito. Pwede natin ito. Sa elbow. Drag natin ito pataas. Over lang kayo. Para lumabas yung ano, button. Ayan. So, pag okay na siya, apply natin siya sa east elevation. Propagate extent. Okay. Ano, medyo ready na tayo gumawa ng foundation natin. Foundation lang tayo muna ngayon. Tapos ang may next tutorial, column neck, strong beam, tapos ay i-affect natin sa first level and second level structural.
So, structured tayo. Isolated protein. Load lang natin. Structural foundation. Ito, protein rectangular. Isolated protein. Edit type. Duplication natin. Okay, so ready na tayo. VR, para makita natin yung foundation. So, pwede na ito, negative 1,000. Actually, pwede natin siya lagyan ng lahat. Pero mas maganda ko isa na muna. Para i-copy-paste na lang natin mamaya. Kasama yung bakal. So, yun yung foundation mo. Lagay tayo ng column neck. Column. Load tayo. Concrete. Structural columns. Angular. Pwede na muna yan, 300 by 450. By default, mga structural members, kakabit niya yan, kakabit na revit yan ng pababa. So, lagay niya lang by height. Unconnected. So, hanggang ground floor tayo. Check natin. So, from foundation level, column neck tayo ng difference ng 1,500 para makarating siya ng ground level. Rotate lang natin, space bar. Okay, view natin. 3D. Erase lang natin kung sa accident na lagay natin. So, okay na. Punta tayo ng south elevation. So, yan na siya. Hanggang NGL. Tapos, gawa tayo ng ground beam. After nito, so bakalan muna natin. So, foundation level, go to view, section, okay, lifting foundation, rebar. Hindi pa daw naka-load yung mga bars natin. So, load natin. Rebar shapes. Control A. Para i-load na lahat. Okay. Click nito yung tatlong button para mag-appear siya dito sa right side. Inayin na rin ito. Okay. So, ang settings niya ay single.
lagay natin siya sa okay. So automatic na 7 siya sa spacing mo 200 mm. Authorize edit visibility, click new solid. Tapos dito, fine. So, makita natin yung itsura ng bakal. Takay sa 3D. So, yun siya. Photo fine. Light frame. Edit natin ang visibility. Click yung background. Edit visibility. Edit. Okay. So, yun na siya. Bago ko makalimutan guys, ayusin natin yung spacing. As per sa Middle East, ang specifications namin doon, yung mga concrete cover sa foundation, yung mga in contact with soil, is 75 mm. So, palitan natin yan, concrete cover. At tayo, renew natin ito, foundation cover. Okay. Split na ito. Dinigay doon ng 75. Automatic. Mag-adjust na yung bakal niyo. Para ma-maintain mo yung 75 mm concrete cover. Okay. Yung kabilang side naman. View tayo. Section. Picking foundation. Keyboard. Tulik. Ayan. Click nyo. So, actually, pwede natin siya i-move manually by arrows kasi nag-automatic na siya eh. Yung 75 mm concrete cover siya. So pag kumonstruct na yan ng forma ninyo, maglalagay na lang sila dito ng mga chairs. Para ma-maintain nila yung concrete cover. So, click nyo lang yun. Minimum spacing ulit tayo. Okay. 200 mm. Ayan. Edit visibility. Okay. Usually sa ibang project, okay na yun din yung bakal. Pero yung ginawa namin building sa Middle East, up and down yan. So gawin natin up and down. Depende yan sa ano, structural designer. Okay. Click muli yung foundation.
we were in the sa taas naman. So habang selected yun, ito dito minimum clear spacing 200 mm. Edit visibility, via solid, okay, takang ng 3D, di natin. Okay. Yeah. Kabilang side naman. Lift the foundation. Rebar. Same rebar shape. Okay. Minimum spacing. Yan natin 200 mm. Okay, hindi natin sa 3D. Saan kailangan niya dito yun eh? Yan. Okay guys, may bakal na yung foundation natin. Lagyan na lang natin ng bakal yung column net. Punta tayo sa elevation. So, tandaan ninyo sa foundation ng concrete cover, 75 mm. Tapos pagdating dito, sa poste, pwede na ito ano, 50 mm or 40. Pero kasi 40 mm, ginagamit natin yan sa, ano eh, sa superstructure na. So, click the column, rebar. Pili tayo ng L-shape. Ito. Placement. New cover reference. Okay. Dahil natin ito pababa. Yan yung tinatawag natin, ano, duck foot. Tapos, by habang nakaselect yan, drag natin, kaliwa, kanan. Huwag nyo kalimutan, concrete cover tayo, structure, over, click these three buttons, add tayo, column neck, may tayo na 50 mm. Saka niya i-click, and choose 50 mm. And so automatic na yan, 50 mm na itong concrete cover niya.
cation ng GL, silipin natin. Fine. Wireframe. VR lang tayo, V-range. Makita natin. Negative 1,500. Okay, so medyo kulang pa, nagagawa natin. Lagyan na natin 3,000 to. Ito, negative 2,000. Apply, okay. I-rotate lang natin itong reverse nito. Transfer natin itong rotation button niya. So, from here, 45 degrees. Okay. So, in-year na lang natin. Select niya sa mirror ulit. Okay. Copy natin yung isa. Paste natin. Transfer natin yung file button niya. 55 degrees. Habang napaselect siya, mirror. Okay. View natin sa 3D. Edit visibility. View as loaded. Okay. Ngayon, lagyan natin siya ng ring. Look out here. Select the next column. Rebar. Unapply ng ring. Shift it to one. Ito. So, according to specifications, dito sa bandang baba ng column neck, ang spacing nito dapat 100 mm on center. Pagdating na sa taas, pwede ng 200 mm. Kailangan lang may pasok natin yung mga vertical reverse natin sa loob. Bago natin gamihan, adjust natin yung sizes. Ay natin po 250. Ito 400. Okay, pagkatapos yung malagay yung ring, adjust nyo lang. Yan, pwede nyo siyang i-adjust dito sa grip niya.
or pwede nyo siyang i-adjust dito sa dimension sa property box. So once na-adjust nyo na siya, punta tayo sa section. Ito. So sa specification, sa column net, ang distance ng column ring ay 100 mm on center. So click nito yung column ring, tapos dito minimum spacing, lagay nyo 100 mm, then enter. So yan na siya. Meron ka ng column ring sa column neck mo. Adjust mo na lang yung visibility settings niya to solid. Okay. So, ang gagawin niyo na lang, i-copy-paste nyo na lang lahat yan sa lahat ng grid line. Huwag nyo lang kakalimutan, assignan nyo ng bar diameter yung mga bakal sa foundation tsaka column net, pati yung ring nyo. So, for example, ito, edit type tayo, duplicate, gawin natin ano, foundation, structural river. So, lagay natin 25 mm. Enter. Yun ang bahala maglagay ng materials yun. Okay, so 25 mm na siya. Ito tayo sa kabilang side. So ito, edit type, foundation, automatic mo to 25 mm na rin siya. Define nyo lang para makita nyo yung shape ng bakal. Wireframe, okay. Okay, so lahat na napalitan natin ng 25 mm foundation. So yung bakal naman ng column neck. Ayan. So nakaselect nyo isa, SA tayo, select all. So naselect nila lahat kung sumama yung foundation. So now, sige, isa-isa nyo lang natin. Meron pa tayong hindi na bagong bakal sa foundation kaya sumama. Control na lang. Okay. Edit type. Duplicate. Hindi na rin column. Structural rebar. Diameter niya, 16 mm. Okay. Yung ring, gawin natin 10 mm. Column ring ito. Okay. So, importante yan. So, assignan nyo ng diameter yung mga bakal nyo. Foundation, column net, and yung searing.